sinabing dispensation, tinali lang makita nyo yung iba't ibang kapanahonan. Lalo na sa Book of Acts, kapag hindi nakita yung progression nito, yung sabihin na natin na transition period, hindi nyo maunawaan ang Bible. Lalo na sa New Covenant, sa principle ng New Testament Church, hindi nyo maunawaan. Kasi halimbawa sa Matthew 10:5, ang sabi ng Savior natin, huwag kayong pupunta sa Samaria, huwag kayong papasok ron. Pagdating sa Acts 1:8, sabi, sige, pumunta na kayo sa Judea, Samaria, Jerusalem, at sa uttermost part of the earth. So nagkaroon ng seemingly contradiction, pero kung alam mo yung dispensation, hindi ka maliligaw, hindi ka malilito. Dahil sa iba't ibang kapanahunan, may mensahe ang ating may kapal. Alam nyo, sa PGH, meron tinatawag na dispensary. Diyan ka ilalagay. Titingnan, ano bang problema, ano bang sakit niyan. So, doon sa dispensary, i-dispatch siya ka kung saan ka dapat ilagay, kung anong problema mo. At kahit sa mga mailing natin, may mga hati-hati yung boxes dyan sa main office. Ah, ayan ba, para sa address. Ah, ayan ba, para sa Papo. Ayan ba, para sa ibang parte ng Distrito 5. Ganon din sa Biblia. Kinakailang makita yung dispensation. Ang pangyayari ay ganito. Ang Jew, nireject nila ang Israel. Sa John 1, verse 11, nireject talaga ng kanyang lahi siya bilang Mesiah. Hanggang sa ngayon, marami sa kanila hindi na diniwala. Hindi na niniwala kay Yeshua. In fact, meron sa kanila pag dinagit may pangalan niya Yeshua, ginagawa, dumudo na sa lapag. Ganun sila kawala sa pananampalataya. Kaya sa pagdating sa verse 12, sa John 1:12, ano sabi? As many as received Him, He gave you the power to become sons of the Almighty One. Kahit na sino, ibig sabihin, ano? Kahit na ito ay isang gentil. Ngayon, naging problema ng Israel, yung pagdating ni Yeshua, hindi nila ito tinanggap. Dahil walang kingdom na ino-offer o tinayo at siya ay napunta pa sa cross. So, ito yung stumbling block para sa kanila. Behold, I place in Zion a stumbling stone and a rock causing stumbling. Nangatisod pa sila sa Messiah. Dito tayo na lang sa 1 Peter 2:6. 1 Peter 2:6. On this account, it contains in Scripture, ibig sabihin, quotation ito. Behold, I place in Zion a stone, valuable, chosen cornerstone, and the one who believes in Him would not be put to shame. Ano sa mga version nyo yung last part? In the quotation sa Isaiah 28 verse 16. Ano sa mga version nyo? To shame ano pa? Sa NIV, sa New International Version, ano sabi dyan? Dismay? Tama ba? So yung put to shame? Sa iba ay dismay. Sa Hebrew, makita tayo dito ng slight variation sa literal na translation niya. Ang mababasa natin dito, the one who believes will not make haste. Sa mga mananampalataya na nananalig, nagtitiwala sa kanya, will not make haste. At ito isang optional translation dun sa Hebrew word na yung make haste. Pero itong maamin sa Hebrew na believe, ito ay sinasaling din na faithful. Kaya kung i-reference natin yung Isaiah 28 verse 16, ito yung daladala niyang mensahe sa atin.
mga nagtatapat, hindi sila magmamadali. Nakuha nyo? To those who are faithful, will not make haste. Kaya literal na translation yan. Isaiah 28:16, quotation sa Romans 9:33, sa 1 Peter 2:6. Siya na nananalig, hindi siya magmamadali. Itong pinag-uusapan dyan, yung pagtatapat. Kung meron kang pagtatapat sa kanya, hindi ka magmamadali. Ibig sabihin, sa mga faithful ones, they will remain steadfast in their faith, however long realization may be delayed. Ibig sabihin, nagtataan na, ba't parang ang tagal niya kumilos. Kung ikay nagtatapat sa kanya, hindi ka magmamadali. Ano application natin sa atin ito? Itong verse na ito, verses na mga nabasa natin, mula sa OT hanggang sa MT. Kasi ang buhay natin, bilanggo tayo sa panahon. Bilanggo tayo sa panahon, kahit sa mga philosophical books, maliwanag yan. Sa mga philosophical books, maliwanag yan. Bilanggo ang tao sa panahon. Umiiral tayo sa oras. Lahat tayo pantay-pantay dyan. Lahat tayo sa isang araw, meron tayo 24 oras. Nasa atin na kung paano gagamitin. Bilanggo tayo dyan sa panahon. At dahil bilanggo tayo sa panahon, kapag meron tayong mga gawain at gustong gawin, gusto nating haltakin yun. Ang tagal naman ng Lunes, ang tagal naman ng Miyerkules, sana dumating na. May ganyan tayong kalendaro, binubulugan natin kapag nakita natin may magandang mangyayari sa tingin natin sa araw na yon, at natanda tayo. Sana mangyari na, maganap na. Ay hindi natin alam, kapag na-attitude natin masyadong nagmamadali, nawawala tayo rito sa pagtatapad sa kanya. Siya na sumasampalataya, siya na nananalig, hindi magmamadali. They will not make haste. Applicable yan sa maraming areas ng ating buhay. Trabaho. Yung tamang trabaho. Romance. Tamang pag-ibig. Sa ministry, applicable din yan. Kasi kapag meron kang gawain, kahit na yan ministry, kapag minanali mo, baka mangyari yan, ministry mo lang yan. Pero hindi yan galing sa kanya. At lahat ng bagay na nakuha sa pagmamadali na hindi naman emergency, hindi naman kailangan, kinakailangan pagbulay-bulayan, pagmuni-munian, nawawala rin yan ng saysay. Dahil ang good niya, kawalan ng pagtatapat sa kanya. Kahit meron kang vision, kung ang timing mo ay hindi sa kanya, ito ay ministry mo lang. Hindi ito ministeryo niya. Kahit sabihin pa meron kang financial success, hindi na ang lugar, merong spiritual success. Kasi, ang plano naman niya, minsan tinutupad niya. Sa maraming panahon, taon, hinahanda ka bago pasimula ito sa'yo. Kung meron ang pananampalataya sa kanya, hindi ka magmamadali. Aalamin mo, yung panahon na gusto niya, mangyari ito.